Magandang araw po muli sa inyo mga kaibigan. Si Chef Tot na naman po nagbabalik ang inyong kusinerong walang kakwenta-kwenta. So ngayong araw po ay magluluto tayo ng pork lengua o pork dila ng lengua. Ano ba? Pork lengua. Pork tongue na lang. Hindi po ako nagmumura. Pork tongue. Hindi. Ayoko na sabihin. So ito po ang mga dila ng baboy na papakuluan lamang natin sa asin. Pero siyempre, hugasan nyo rin mabuti. Kung pwede nga lang ilengwa ang mga dila ng mga kapitbahay ko rito may pagkamarites, ay ginawa ko na. So, pinakuluan lamang po natin ito nung 45 minutes sa asin. Iyan po. At pagkatapos niyan, ito'y po ating nang hahanguin at palalamigin. Siyempre, hugasan din po natin ng mabuti at tatanggalin po natin ang pinakabalat ng mga dila na yan. Dahil yan po ang nagtataglay ng mga chismis. Marami pong chismis o kung ano-anong istorya ang mga nasa dila na yan. Kaya marapati nating tanggalin ang mga balat na yon. Ay nako, hirap talaga ng pagkamarites. So kunin na natin ang kaldero, humiwa tayo ng kapirasong butter at tunawin lamang natin ito. At kapag ito'y mainit na, dito po'y ibabalibag na natin ang ating hiniwang sibuyas. So, halu-haluin lamang po natin at kapag ito'y medyo nanilaw na o naluto-luto na, isunod na po natin dyan ang ating mga pinagsisibak na bawang. So, gisahin lamang po natin at kapag nag-golden brown na ang ating sibuyas at bawang, dito po'y ilalagay na natin ang dila ng kapitbahay na este ang dila ng baboy. So, hiniwa lamang po natin ang ganyang kalalaki ang mga dila na yan. At ito po'y walang humpay nating hahalu-haluin. So kapag nahalo-halo na po natin ang mga dila na dyan, na yan, ito po'y bubudbura natin ng kaunting durog na paminta at ito po'y paghahalo-haloin na natin. At ito po'y ating tatakban ng mga 5 hanggang 10 minuto. So balikan natin. So ito na ang dila ng ating mga kapitbahay na pinaghihiwa lamang natin ng ganyan. At ito po'y sasabawan natin ng fresh milk. Kung wala naman po kayong fresh milk, pwede rin po ang evaporated milk. Huwag nyo naman pong lalagyan ng condensed milk dahil iba na po ang kakalabasan yan. Magiging dessert na po yan. At ito po ilalagyan natin ng mga hiniwang OST ng mushroom na nabili natin nasa lata. So halu-haluin lamang natin ang mga mushroom at dila na yan. At ito po sasabuyan na natin ang Nestle cream. Lahat po ng cream ay pwede. All-purpose cream, Nestle cream, wag lamang po ice cream. Joke lang po. So ito po'y paghahalu-haluin na natin ng mabuti. Ayan, talagang napakasarap po ng lutuing ito. Talagang naiisip ko ang Pasko. Dahil kadalasan po talaga ay Pasko o bagong taon inihahandaan sa mga malalaking okasyon ng pagkain ito. So ito po'y tatakban natin ng mga 10 minutes sa mababang apoy at ito po'y ating babalikan pagkatapos nun. So makaraan ng 10 minuto at ito na po ang ating dila ng kapitbahay na niluluto. So halu-haluin lamang po natin muli ito. Kung pwede lang talagang igisa ang mga dila ng mga kapitbahay kung mga dalahira ay ginawa ko na. Sobrang manghimasok sa buhay na may buhay. Huwag po natin gagayahin yon, bad yun. So pakuluin lamang natin at pabulain. At syempre gumamit po ako dito ng mushroom soup. So tinunaw lamang po natin ng mushroom powder cream soup. Ano ba? Pinagsasasabi ko. Basta po yung mushroom soup. So tinunaw lamang po natin sa maligamgam na tubig. At ito po yung sinabaw natin dito para talaga naman nag-uumapaw sa cream ng mushroom ang ating nilulutong lengwang pork ng baboy. O baboy pork ng lengwa. Ano ba kalokohan? So ayan po. Pagka nahalo-halo na po natin yan, ito po yung iiwanan lamang po ng ating mga 10 minuto sa mababang apoy at ito po yung ready to eat na. Talagang napakasarap. Grabe. So makaraan lamang ang 10 minuto at ito na po ang ating pork lengua tang. Tang pork
lengwa, ay bahala na kayo kung ano man naisip yung tawag dito dahil ako po'y talagang hindi ko malaman ng tamang pronunciation. Ayan, nakita nyo naman talagang katakam-takam at talagang naku! Papaparami ka ng kanin, talagang pasensya na po kung masisira ko ang inyong dieta. Minsan-minsan na may itreat natin ang ating sarili at kainin natin ang ating gusto. Talagang mapapaibig at talagang mahahalikan na naman ako ni misis nito kung talagang patok sa kanya ang lasa. At kung hindi naman, abay talagang blakay ang aabuti natin sa kanya. So ito po, hindi ko na po ilalagay sa serving plate. Alam nyo naman po, luto ko na, hugas ko pa. At ba't ko pahihirapan ng sarili ko? Ay nako, hari nawa po'y masubukan nyo rin po ang lutuin ito. Talagang nako, talagang mapapakain kayo ng marami. At kung medyo talagang inis kayo sa kapitbahay ninyo, ay pwede nyo rin pong kuhanan ng dila. Joke lang po, bawal yun. Masama yun. Maraming salamat po sa inyo at God bless at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at suporta. Love you all.